Hello everyone! Today, my blog is about a Longapo culture shock moments. And ito po yung mga observations ko and mga napansin ko when I moved to Longapo about 1 year ago. Hindi naman siya super kakaibang moments about Longapo. It's just yun lang yung makakompare ko compared sa ibang mga lugar na aking napuntahan or natirhan. So, for my personal history, I was born in Manila, but I grew up in Valenzuela up to my college days. But for 8 years, I studied in Caloocan. So, I na-try ko nang mamuhay sa Valenzuela. And I go to Caloocan for 8 years, but pero hindi pa ako masyadong nag-overnight sa Caloocan. So, uwian ako sa Valenzuela. Then, after graduating, I worked in Laguna. For about 5 years, sa Laguna naman ako lumipat, 5 years. Then, after Laguna, I moved back to Valenzuela. And then, after mga about 2 years, Valenzuela and Caloocan na yung residence ko. Then, after I stayed in Caloocan, Valenzuela and Caloocan, I decided to migrate, to move to Olongapo. So, for my history in Olongapo, hindi ako nag-stay sa Olongapo when I was young. Pero na-experience ko na lagi kami noon nag-stop over sa Olongapo tuwing pupunta kami sa Zambales. So nagbabakasyon kami every after school school break, nag-vacation kami sa Zambales. So stop over lang namin ng Olongapo. Hindi kami nag-overnight doon, nadadaanan ko lang doon. So hindi ko siya masyadong na-explore, hanggang bus stop lang kami pag nadadaan kami sa Olongapo. And hindi ko pa masyadong napapansin yung difference niya compared sa ibang mga lugar na natirhan ko. So last year ko lang siya napansin yung mga differences niya when I moved in Olongapo. So now we will start about the different culture shock moments in Olongapo. Number one, guys, na aking napansin nung ako ay nag-move sa Olongapo ay walang pollution. Well, meron din namang mga konting basura ang nakikita, pero yung alikabok and usok na lagi mong mapansin sa Manila, wala sa Olongapo. So mas mainis pa rin sa mga probinsya na maraming puno, pero ang Olongapo is compared mo sa ibang city ay napakalinis niya and walang pollution to makita. Para siyang best of both worlds, city and province. City siya dahil ang daming makikita ng mga establishments, and dami ka makikita ng store, ang daming tao, pero wala yung mga pollution, walang alikabok, walang usok na malinis talaga siya. Yun yung kinakagulat ko na syudad siya, pero hindi siya ganun kadumi katulad sa Manila or NCR. Kaya naisip ko na maganda dito magpalaki ng bata kung meron kayong mga anak, kasi fresh air. Number 2 naman is compact siya, kasi maliit lang siya, pero ang daming sa isang maliit na lugar, ang dami mo nang madami ka nang pupuntahan. Example, may lakad ka for PhilHealth or SSS or sa electric company, pwede mo siyang lakarin kahit na sa isang araw. Pwede mong puntahan yung lahat ng mga lalakaran mo ng papeles. Napakalapit-lapit na mga offices niya compared sa Valenzuela na kailangan ko mag-jeep para makapunta lang sa groceries or mag-tricycle, or kung pupunta ka sa PhilHealth, ang layo niya compared sa kung meron ka pang ibang pupuntahan na mga government offices or iba pang establishment. Example din ng pagiging compact niya, sa tinitirhan ko, konting lakad mo lang ay nasa Jollibee ka na. Then, mga konting lakad mo lang din, mga less than 10 minutes or 5 minutes, nasa SM ka na. Tapos, kung gusto mo pang isang jeep pa na sakay, another SM. So, meron ditong dalawang SM sa Olongapo. Tapos, kung gusto mo pang mag-beach, pwede ka pang, mula sa tinitirhan ko, maglalakad, sasakay ka lang ng jeep for 5 minutes, then, papasok ka sa SBMA, tapos, lalakad ka ng 10 minutes kasi wala ng mga jeep or tricycle sa loob ng base. After 10 minutes, nasa beach ka na, Subic Bay Beach. So, napaka-compact niya. Isa pang kalimbawa ng pagiging compact dito sa Olongapo is, example, nasa downtown ka, downtown area ng Olongapo. Pag tumayo ka sa SM Downtown, sa may Jollibee area ng SM Downtown, lumingon ka lang ng konti, makikita mo yung isa pang branch ng Jollibee. Ang galing, guys, konting lakad mo lang, may isa pang branch ng Jollibee. Tapos, back to sa SM na Jollibee, kunwari nandun ka pa rin, lumingon ka naman ulit sa kaliwa mo, makikita mo pa yung isang
isang tawagan poste ng mukha ni Jollibee naman sa loob ng base. So, ang galing guys na nakatayo ka lang sa isang pwesto, sa isang lugar sa downtown area. Makikita mo na yung tatlong branches ng Jollibee. Ganun siya compact. Tapos napakalapit guys pag sa tinitirhan ko, konting lakad mo lang. Isang street lang, simbahan na kagad, yung malaking simbahan talaga. Then, tatawid ka lang ng kalsada, school na kagad, private school. So, napaka-compact niya guys. Pero depende pa rin kung saan kayo titira sa Olongapo. Nakuha namin kasi na apartment is very near sa center ng mga establishment. So, kaya ko nasasabi na napaka-compact niya. Kasi from my residence, ang dami kong napupuntahan kagad. Konting lakad lang market na, public market. So, depende guys. Example, kung nakatira naman kayo sa mataas na part ng Olongapo, yung sa may bundok na siya, doon medyo mag-effort ka muna umakyat o bumaba ng bundok bago ka makarating sa mga establishments. Pero pag nasa sentro ka na, napakalapit na sa lahat. So, napakagaling guys. Dito ko lang nakita yung very compact na characteristics ng Olongapo compared sa Valenzuela or Caloocan na napakalayo ng mga establishments, napakalaki ng mga streets, and pagod ka na bago ka pa makapunta, na pawis ka na, napaka-traffic. So, maganda sa Olongapo is very compact siya, and bagay sa mga tinatamad na tao na mag-travel. So, yung workplace ko guys is about 5 minutes travel ng jeep, and then walk naman ng about 5 minutes to 10 minutes walk kasi wala nang sasakyan doon. So, yun guys, number 2 is very compact sa Olongapo. Number 3 guys, not in any particular order, is garbage bin is everywhere in every street. So, medyo ngayong buwan lang is parang wala ng garbage bin in our street. Pero meron pa naman sa malapit. Maglalakad lang na konti. Pero nung pagpunta ko sa Gapo talaga, every street talaga is may garbage bin siya. And walang nagnanakaw ng garbage bin. Unlike in other parts of Manila na pag nagbigay ka ng garbage bin is ninanakaw ng ibang tao. So, sa Olongapo, ang daming garbage bin. Anytime pwede ka magtapo ng basura, di katulad sa Caloocan na natirhan ko dati is may schedule lang ng pagkolekta ng basura. Hindi ka pwedeng maglagay sa labas ng basura mo dahil ikaw ay magmumulta. Sa Olongapo, anytime gusto kong kahit araw-araw ka magtapon, pwede ka magtapon. And kaya walang masyadong kalat din sa Olongapo. Next naman guys is number 4. Ang mga jeepney driver and tricycle drivers have uniforms, blue polo shirt with red cuello or collar, tapos nandun yung surname nila sa likod. So parehas yung uniform ng jeepney driver and tricycle drivers. So next naman guys is napansin ko sa mga pasahero ng jeep ay nagbabayad sila muna bago sila sumasakay. So hindi ko lang alam kung dahil pagpunta ko ng Olongapo is panahon ng COVID kaya yung ginawa, or ganun talaga yung mga pasahero sa Olongapo. Example, wala naman sa terminal ng jeep, pero bago sila sasakay, magbabayad muna sila. Minsan, parang sa Manila, hindi yun pwedeng gawin kasi mahahagip ka na kagad ng ibang sasakyan. Pag ginawa mo yun, mas safe kung sasakay ka muna, tapos ipaabot mo na lang yung bayad mo. Pero napansin ko yung ibang pasahero is nahihiya silang magpaabot ng bayad nila pag nasa loob na sila. Mas ipiliin pa nila na wag na lang magbayad kaysa mahiyang magpaabot, lalo na pag malaya yung agwat ng pasahero. Mas gustuin pa nilang wag na lang magbayad. So yun yung medyo napansin ko is mahiyain sila, mas gusto pa nila magbayad bago sumakay. Next na aking napansin is color-coded yung mga jeeps. So di ka talaga sa Manila na kung anong gusto mong design ng jeep mo, any color, pwede mong piliin sa operator yan or sa may-ari ng jeep kung anong gusto niyang design. So sa Olongapo, napansin ko na ang bawat jeep ay may kanya-kanyang color. Depende kung anong ruta niya. So, meron tayong yellow jeepneys. Meron tayong red. May nakita rin akong blue. Mayroong white. May black din ata. And brown. So, ang kadalasan kong ginagamit is yellow. Yellow ay nagbabiyahe up to gate ng SBMA. So, meron din tayong yellow na nanggagaling sa Santa Rita. Meron din sa Pepsi. Yellow is to ano din ata? Gordon Heights. I forgot. Then, meron tayong red jeep. And yun yung umakit ng bundok sa Mabayuan. Then, next, meron tayong white. Is for Bataan ata. Tapos, yung color blue naman is going na siya ng Pasambales. Like, to Barreto. Yun, sa mga beach na siya. To beach areas na siya. So, yun guys, yung napansin ko. So, hindi ka na marilito pagpunta mo sa Olongapo kung ano lang yung sinasakyan mo. Di matitignan yung signage sa harap.
Depende na lang kung mas malayo yung pupuntahan mo. Like yellow is minsan pupunta ng Santa Rita or Pepsi, doon mamimili ka na ng signage. Pero kung malapit ka lang, nadadaan na naman ng jeep, yung yellow jeep, kahit anong yellow jeep yung pipiliin mo. So yung mga jeep kadalas na dumadaan sila sa gate, and papunta ng gate is one way lang siya. Tapos umiikot na siya ng pamagsay side drive. So one way na doon. And paglapit mo ng gate, bawal na pumasok yung mga public utility jeepneys and tricycles. So maglalakad ka na pagpasok mo ng base, or kung gusto mo sumakay ng taxi, ayan, nandun na yung mga foreigners. Okay, next natin ay isa pang napansin ko sa Ilonggo is ang mga tao ay napaka-vulnerable when it comes to safety of their cellphones, so and their bags. So yung cellphone nila, konting-konti na lang pwede mo nang mahablot. Kahit nasa likod ng bulsa nila, kitang-kita mo yung mas malaking part ng cellphone, and hindi mo pwedeng gawin sa Manila or Caloocan or Quiapo or any very very delicate places. Like lagi ko nakikita yung mga dalagita na nakalabas na yung mga cellphones nila, and mga backpack nila is nasa likod lang ng kanilang box. So yun guys, dahil napaka safe sa Ilonggo, so wag naman sanang gawin itong puntahan ng mga snatcher dahil sa this observation ko. And super safe niya kahit gabi ka maglakad, kahit 9 or labas 9 ka, pwede kang mamasyal-masyal kahit sa public market na nakakatakot na siya. So pwede ka dun maglakad, pero just be safe na lang for kasi meron din mga dayo na tiga Manila. Then next guys na aking observation about Ilonggo po is lots of ukay-ukays. So ang dami-dami siyang ukay-ukay guys. Sa Rizal Avenue meron dong isang ukay-ukay dun sa left and right. Wait lang, sa may left side niya ay merong isa malapit sa BW Bake Shop. Ay, hindi pala, bago mag BW Bake Shop. Tapos sa right side, tapawid ka lang ng pedestrian, may isa pang ukay-ukay dun. Tapos maglalakad ka sa market, meron pa dong isang ukay-ukay. Tapos meron pang isang Tagong Street na may ukay-ukay ulit. Tapos malapit sa City Hall, meron pang isang ukay-ukay. Tapos sa gitna nun, merong bago yun, may isang ukay-ukay na iba may-ari. Pero halos lahat ng ukay-ukay, isa lang ang may-ari. Because kanilang uniform ng staff ay isa lang. Kadalasan pink, minsan merong polo shirt na white with red and blue. So, pero ang dami guys, ukay-ukay dun sa Rizal Avenue. And then, sa Magsay Side Drive, pag pumunta ka doon, ang dami ding ukay-ukay. Then, saan pa ba? Yun, isa lang yung may-ari noon. Then, nagsisale sila, pinaka-mababa nila noong pandemic guys is 3 for 10 pesos. Pero, dahil tapos na yung pandemic, ang pinakamababa na nila is 3 for 50 pesos. So dun guys, ang gaganda pag 3 for 50 pesos na napakaganda mamili. Makakita ka ng mga wedding dress, mga gowns, mga pang social na magaganda pa yung tela na wala pa siyang himulmol. Mga shoes, ang pinakamura nila shoes is 80% off. So ang technique ng guys is hintayin nyo siya mag-sale sa kabumili para naka 80% off ka sa shoes and bags. And dun pa bibili kapag unang lagay nila ng 80% off para marami ka pang pagpipilian. Then yung guys, doon ako nakahanap ng leather shoes ng toddler for school and mga pang-work na formal attire. Ang gaganda guys. And malalaki din yung mga ukay-ukay nila. And nakaka-enjoy mag-shopping kapag ganun yung price niya. Kasi mga ano pa, ang gaganda ng tela niya. Parang rich kid ba? Bago tayo magpatuloy guys, papromote ko lang sa inyo ang Noble Scents Perfume. Super bango niya guys. Ang dami niya pang pagpipilian. So, napaka-social niya guys. Matatry niya na yung mga socialing perfumes nang hindi niyo kailangan gumastos ng napakalaki ng libo-libo. Only at Noble Scents Perfume. Mangangamoy Noble kayo para kayo mga dugong-dugaw dahil sa perfume na to. Check niyo lang ang link sa description below kung paano kayo maka-order, and like niyo rin yung page ng Noble Scents Perfume sa Facebook. Isa pa pala sa aking observe sa Ilonggo po ay napakaraming isda sa ilog sa may bandang papunta ng SBMA. Yung ilog, pagtatawid ka mula sa downtown, papunta ka sa Harbor Point, makikita mo doon na napakadaming isda. And walang nang huhuli or namimingwit. Hindi ko lang sure kung bawal mang namimingwit or ayaw nila ng mga isda doon kasi malapit siya sa ospital, yung ilog. So hindi ko lang sure kung bakit walang kumukuha ng napakaraming isda doon. Compared sa Manila na puro basura lang nakikita ko sa mga ilog, doon is ang daming isda. Pero hindi naman siya yung crystal clear na ilog na makikita mo yung na blue or clear siya. Dark brown pa rin yung ilog pero napakaraming isda. Next tayo guys ng aking culture shock experience in Ilonggo po is high price of rent near the centers or establishments. So kapag nagpupa ka near sa mga
mga yun, malapit nga sa mga main establishment, ang tataas ng renta compared sa Valenzuela na nirentahan namin na 4,500 per month na parang condominium style siya. Yung narentahan namin dito is 8,000 pesos. 8,000 siya guys, kasi malapit siya sa mga anything like school, church, and supermarkets, bus stops. Super mataas siya guys. Pero kung di ka pa natataasan sa 8,000, pwede ka pang maghanap ng mas malaki, like 70,000 plus 80,000 plus or more kapag sa loob ka na ng base nag-upa, kasi nandun na yung mga foreigners, mga bahay ng foreigners na doon, and karamihan na nag-upa doon is mga AFAM and other nationalities. So kung Pinoy budget, medyo malaki na sa akin yung 8K, and doon sa mga central style, malapit sa mga centers establishment is mga ganun yung rent, 8 or 10K. So kung gusto mo naman sa mga residential areas, may ganun din, 8,000 plus. Pero up and down siya, and parang marami na siyang room. Tapos nasa, ano na siya, isang house na siya. Yung naupahan namin is malapit talaga sa lahat. So 8,000 siya, pero one bedroom lang siya and hindi pa siya whole house. So apartment lang siya. Then kung gusto mo naman makamura and malaking space, ay mag-uupa ka sa mountainous area. So yun naman yung aking next is low price of rent in the mountains, even big houses. So pag nagtingin ka sa mga Facebook marketplace na mga for rent, makikita ka din ang gaganda ng ads, ang laki ng bahay, meron siyang 2 bedroom sa taas, malaki yung kitchen sa baba, merong balcony, merong rooftop, and ang malaki yung bahay guys, and it's only cost 7,000 plus, 7,000 per month. Pero kailangan mong umakyat ng bundok. So sa mabayuhan siya guys, ang dami dong mas mura pa. Merong 5,000, malaki na rin yun. May mga 3,000 per month. Tapos mga bagong gawa pa ng mga properties, apartments, 3,000 per month lang. Pero aakyat ka ng bundok. And medyo mahirap lang dun pag marami kang gamit. Paano mo siya iaakyat? Kung meron kang refrigerator, yung flat screen TV mo, dami mong gamit. So tapos everyday pa, pag aakyat mo, tatama rin ka na bumaba, pagpasok. So napakahirap din. Although mura siya, pero for me, mas gusto ko dun sa mas babang part ng Ulanga po. Pero ang ipapansin nyo naman, pag sa baba ka, ang hahanapin nyo naman is hindi siya bahain. Kasi ang Ulanga po is bahain siya na lugar. Lalo na ang tawag sa mga ibang place na is, example, bahak-bahak. Dahil siya ay dating baha-baha, so binabaha siya. So may mga bahay doon na tinataasan siya. So may mga hagdan ka bago ka makapunta din sa main area niya. So yun yung maganda yung hahanapin. And then, another thing is, napansin ko sa Ulanga po, is the number of foreigners. Lots of foreigners in Ulanga po. So dati lang, mas marami pa na foreigners kang makikita sa Ulanga po. Pero ngayon, compared naman sa mga ibang lugar like sa Manila and other places, mas marami pa rin sa Ulanga po ang nakikita. So ngayon tayo mga AFAM, mga hap-hap, and may mga Koreans, dami ko nakita ang Koreans, tapos may mga Negro, and Chinese. Yun, napakahirap makipag-converse sa mga Chinese. Kailangan mo ng application para lang maintindihan nila, and maintindihan mo rin sila kung ano yung gusto nilang bilhin sa'yo, if you're selling anything, and yun. Tapos, dami ko rin siya nakikita na old foreigners with young Philippines. And then, also, another observation in Ulanga po is lots of schools. So, ang daming school siya guys. Ang school is public or private, marami ka makikita. And maganda yung teaching nila sa tingin ko, kasi konti lang yung student kahit na public siya. Kasi dahil sa daming school, ang daming na hindi siya ganun ka-populated yung mga schools. Pero maganda kung pipiliin mo yung malapit sa'yo, either kahit na public or private siya. Yun, kahit nagsang sa public kasi free siya, yun lang, mas malapit yung private sa amin. Tatalag ka lang is private yung school na. So, pero maganda sa public kasi libre na yung tuition and yung books. Tapos maganda pa yung turo. Hindi siya populated unlike sa mga Manila area. So, yun guys, ang dami niyang schools, public and private schools. And also international schools, guys. Don't forget when you get to the SVMA area. Meron tayong Brent International School, meron tayong New Manila Times International School, meron tayong First School of Subic, and Nelly Brown International School, and ang dami-dami guys. Ang dami nyo siyang pagpipilian ng schools. Merong school na kailangan meron kang private vehicle or taxi. Kailangan mag-commit ng taxi para lang mahatid sundo ang inyong anak. So international school siya, hindi siya pwede yung panglakad mo kasi napakalayo siya from the main gate. So hindi mo na kailangan ng budget for school, kailangan mo din ng budget for
private detail pag doon ka nag-aral dun sa international school mo. So, yun guys, ang maganda yung sa Olongo po. Nakakapili ka talaga ng school for your GMATs. Next guys is ang daming bars, lots of bars. Panggabi na sa Magsaysay Drive, nandun na yung mga bars. Tapos sa Times Square mo, ang dami siyang bars, parang square siya, tapos iba-ibang bars yung pwede mong mapuntahan. So, sa panggabi na, dun lang sila na mga mapapansin yung mga bars dahil sa kanilang mga liwanag sa labas. Tapos, meron pa palang isa, additional lang guys, if you're in Olongo po and mahilig ka mag-shopping ng home household items, ang laki ng kanilang Novo. Ang Novo nila is dalawang building guys. Dati siyang cinema and now it's a Novo. And napakalaki nga din. Pag konting lakad mo laking tawid is New Star na. New Star is para siyang Novo pero ang dami ng floors. Tapos ganoon din, made in China yung mga items. Tapos may grocery din siya. And New Star siya guys sa Magsaysay Drive. Pero pag nasa Olongo po, malapit sa City Hall ng Olongo po, is merong iMart. iMart is the same as New Star, pero yan, name lang niya is different. Pero same lang sila ng uniforms, ng staff, and items. And ano pa ba? So pag may nakalimutan ako guys, just comment down in the comment section. Yun na siguro yung mga aking observations up to now. As I'm still living in here, and I can find out more about this place, and it's very 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 fun to be in this place, and I hope you can try visiting this place from Manila, from Monumento. You just sasakay lang kayo ng bus guys, from Monumento, Caloocan, Victory Liner, and the pamasahe is only 280 as of this time, 280 for the aircon bus. Sige na pala guys, that's all for today. Sana po is nag-enjoy po kayo sa aking monologue about Olongo po. And don't forget to subscribe to my channel. And for any suggestion of what I should vlog next, just comment down below. Thank you guys!